Sa pagbabypass ng mga ganitong winding ng motor, kailangan natin ng thermal fuse. Yan, 115 degrees Celsius na 2 ampere. Po pwede rin yung padiretso. Parehas lang naman yon. Importante na may thermal fuse para safe tayo. Iwas sunog motor, iwas sunog binary. Tech Tips! Welcome back mga ka-WJT. Gagawa tayo ng simpleng tutorial dito sa electric fan na 9 inches. Ang brand niya ay 3D na turbo fan. Yung mga ganitong electric fan ay mayroon siyang capacitor. Ito yung ating tutorial. Okay, subukan natin isaksak. Try natin i-on. Yan, may low, medium and high siya. Hindi siya gumagana. Okay? Ito yung ating tutorial kung paano natin gagawin to. Ang una natin i-check, yung AC cord niya. Tanggalin lang muna natin. Check lang muna natin yung cord. Okay? Tapos, re-range tayo ng buffer. O, R time is 1 or R time is 10, pwede yan. Dapat dito, magkaroon siya ng continuity. O, papalo. Okay? Check natin. Good naman dito, sa isang linya. Tapos, dito sa isang linya. Okay. Good yung ating AC cord. Yung kanyang power switch, try natin. Yan, may power switch eh. Low, medium, and high. Okay? Try natin sa high muna kung may contact naman. Ito yung mismong power switch na tinetesting natin. Yan, good naman yung power switch. Pagka na akong number 2, yan, may contact naman. Okay, good tayo sa power switch. Tanggalin lang muna natin itong LC para makakilos tayo. Okay. Ngayon, check natin yung continuity ng kanyang mga wiring papuntang motor, no? Check natin kung may contact. Itong nakahiwalay na nipple, yan, mayroon siyang nakahiwalay. Yung nasa AC cord. Galing siya sa AC cord. Yan, dumiretso siya sa motor, no? Ito yung common. Check natin yung kanyang connection. Walang linya. Walang linya. Okay, wala siyang linya. Itong common, walang pumapasok na linya dito sa mismong winding ng motor. Okay, wala siyang palo eh. Oh. Dapat dyan, may palo na yan. Pumapalo. Okay? Ito na yung susubukan natin na may nagtatanong din sa atin eh. Kung po pwede bang mag-bypass sa ganitong klase, yung maliliit na motor. Po pwede rin yung mga ganyan. Dapat lang tama yung ating gagawin para hindi kayo masiraan o kaya hindi kayo maputukan din. No? Okay? Tatanggalin natin itong capacitor. Yan. Tanggal natin yung capacitor. Lagi kong tinuturo yan sa mga malalaking electric fan para malaman natin kung kaya pa natin i-bypass. Dapat to may palo. Okay? Tanggalin lang natin itong dalawa. Yung sa nakakabit na capacitor, dapat may connection to. Pag may connection, pwede nating mag-bypass. Yan, kuha tayong tester. Para malaman natin kung buo yung winding ng mismong motor, dapat isukat natin yan. Pag magsusukat tayo, kahit sa R times 1 hanggang times 10K, dapat yan, magkakaroon siya ng palo. Pag walang palo, ibig sabihin sira. Pagka may palo siya, pwede pa natin mabuo yung mismong winding ng motor. Ibabypass lang natin. Okay, yan, no? May palo siya. Nagkaroon siya ng palo. Ibig sabihin itong motor na to ay okay pa. Pero bakit ba bumigay yung thermal fuse? Dapat alam natin kung ano ang sira. Yan yung mismong bushing. Itingnan natin or yung shafting. Yan, okay naman siya. Oh.
Tapos, checkin na rin natin yung capacitor. Okay, check natin yung muna yung capacitor niya. Range tayo ng capacitor. Okay, check natin yung capacitor niya kung okay naman. NF na lang siya. Medyo mababa na siya sa 1UF. Gagana pa rin to, pero mahina siya. Okay? Ibig sabihin, may problema rin tong kanyang capacitor. Ang gagawin natin dito, iba-bypass natin. Pero ang kailangan natin dito, kalasin muna natin yung mismong casing niya. May 4 na tornilyo yan. Pag nakalas na natin yan, kailangan muna natin i-check yung kanyang bushing. Tapos yung shafting niya, tingnan natin kung mayroon siyang sugat. Okay, wala siyang sugat. Makinis siya. Yung kabilang side, makinis din. Yan, kukulang yung po pwede natin gamitin dito. Malalaman natin kung may sabit siya. Yan yung kanyang bushing, hindi naman makalog. Ibig sabihin na okay pa tayo dito sa mismong bushing niya tsaka shocking. Pwedeng sa capacitor lang tayo nagka-problema kaya bumigay yung thermal fuse. Okay, dahil medyo mababa na yung kanyang capacitance. Sa pagbabypass ng mga ganitong winding ng motor, kailangan natin ng thermal fuse. Yan, 115 degrees Celsius doon na 2 ampere. Po pwede rin yung padiretso. Parehas lang naman yon. Importante na may thermal fuse para safe tayo. Iwas sunog motor, iwas sunog bahay na rin. Yan ang mas importante. Magbigay na rin tayo ng tipid tips na yung mga siraan yung motor, huwag nyo muna itatapon. Kunin nyo yung mga spaghetti tube niyan. Pag wala kayong sinkable tube, pwede na natin itong gamitin. Kahit pa paano, makakatipid pa rin tayo, no? Okay, kukunin lang natin ito. Pwede rin natin pakinabangan yung mismong balot ng wire niya. Parang ganito yan. Yan. Ginagamit din natin yan para magamit pa natin. Tapos lalagay natin sa fuse. Okay, tapos ilalagay natin yan sa mismong winding ng motor niya. Para hindi magasgasan yung pinaka-magnetic wire. Para safe din pagka nilagay natin yan dyan. Pagka baguhan ka pala naglalagay ng fuse, lagyan muna natin ng wire yung fuse niya. Yung dalawang terminal niyan, lalagyan natin ng wire. Tapos ikabit natin yung spaghetti tube na kinahoy natin doon sa mismong terminal. Yan, napakinabangan pa natin yung kinahoy natin. Tapos ihinam din natin itong kabilang side. Yan. Mga tipid tips din dapat para makatulong. Napakahirap ng buhay ngayon. Okay? Yan o. Ganyan lang. Mali dalawang wire siya. Okay? Tapos nilagyan lang natin yung balot ng yung wire. Sa pagkakabit ng thermal fuse, kakabit natin yan sa may magnetic wire. Makikita nyo naman may butas yung magnet wire niya. Ipapasok lang natin yung cable tie. Importante nakadikit dito sa kanyang magnetic, ha? Eh, may nagtatanong din kasi sa atin na po pwede ba yung ganito? Sabi ko, pares lang din naman po. Ayan. At least ito, naka-actual tie na maliit. Tapos iipit lang natin dito sa kanyang magnetic wire. Okay. Tingnan natin kung tatama ba. Yan, hindi naman, no? Dapat hindi siya tatama. Okay? Tapos yung dalawang wire na to,
ang gagawin natin, kung mapapansin nyo itong isang nasa nipple, itong may wire terminal. Kasi yung nasa switch niyan, hindi tayo dito magkakabit ng thermal fuse dun sa nakahiwalay. Dito, yung galing niyang AC cord. Ito yun, oh. Ito yung galing AC cord. Tapos, meron siyang isang common. Okay? Kakabit natin dito. Pagkatanggal niya na pinipindot lang dito para magamit pa natin itong kanyang wire terminal para magamit pa natin. Okay? Tapos, yung isang linya nito, kahit alin dito, yan, di ba, may dalawa tayong wire na kinabit dun sa fuse, kahit na magkabalik na dyan, wala naman tayong problema, kahit alin dyan. Okay? Tapos, kakabit natin. Tapos, ibabalik natin yung wire terminal. Yan, magagamit pa natin. Ipitin lang natin. Nagamit pa natin. Okay. Ibabalik muna natin yung capacitor. Pero ito, sirato, di ba? Papalitan muna natin yan. Yan, may pamalit naman tayo. Ikakabit muna natin yan dun sa may wire nung capacitor. Ibabalik lang natin dun sa dating nakakonnection. Yan, sa pagkakabit nito, kahit na magkabalik na itong capacitor, wala namang problema. Okay, hinang lang natin. Okay. Hinang natin. Maski magkabalik na dito ang kabit natin, walang problema dahil wala namang polarity ito. Yung tinatawag na walang polarity, walang positive-negative. Yun yung ibig sabihin ng walang polarity. Kahit magkabaliktad ay okay lang. Ibabalik ko lang to muna para makita niya. Okay. Tapos, ibalik lang natin itong shafting. Balik muna natin yung shafting tsaka bushing. Lagyan natin ng langis na rin. Okay. Natin dito. Okay naman yung kanyang shafting tsaka bushing. Wala naman problema. Okay, tapos lagyan din natin ito. Pag gumagawa kayo, lagyan nyo na rin para isang baklasan lang. Okay. Tapos, balik. Yung wire niya ay dapat ay maayos. Okay. Okay. Ito yung sa fuse natin, itong dalawa. Yung isang fuse na ikabitan natin, yung isang linya ng fuse ay naikabitan natin. Tapos, ikakabitan natin itong kabila. Kabitan natin muna para mas maintindihan. Tapos, i-align natin. Yan, malambot na siya. Okay. Lagyan natin ito para mas maintindihan.
bago natin isaksak, i-check muna natin sa tester. Kahit na low, medium, or high, wala naman tayong problema. Basta magkaroon siya ng continuity, pwede yun. Ngayon, kuha lang tayo ng tester. Ngayon, pagka nilagay natin ito dito, dapat hindi siya babaser, ha? Yan, o. O kaya sagad na sagad. Yan. Dapat may palo lang siya. May mataas siyang resistance, na. Kakabit lang natin dito sa AC cord. Yan. Tapos, i-connect natin yan sa dalawang kapasitor para malaman natin kung may contact na siya. Yan, o. Nakita nyo, may gumalaw. Okay, arrange ko lang times 10 para mas kita. Yan, o. Tapos dito rin. Ibig sabihin na may contact na siya. Okay? Ngayon, gagawin natin, isasaksak natin. Tanggalin muna natin yung tester. Then, hindi naman siya shorted. Pag sumagad yan hanggang dun sa dulo, ibig sabihin, may shorted siya. Huwag nyo sasaksak yun, sigurado, mapuputukan kayo. Pagka nag-check kayo, dapat mataas ang resistance niya. Okay? Yung palo niya hanggang dito lang. Okay? O kaya hanggang dito. Huwag lang siya aabot doon sa dulo. Okay? Napaliwanag ko para hindi kayo maputukan, ha? Yung isang fuse, paliwanag ulit natin. Yung isang fuse, yung linya ng isang fuse ay nakakabit dito sa common. Dito sa may nipple or wire terminal. Tapos, itong isang linya na to, i-coconnect lang natin yan dito sa capacitor. Okay? Baka meron pang hindi nakapanood sa channel ko ay ganito yung ginagawa natin. Ngayon, pagka ito, sinaksak natin yung AC cord, pagka kinunik ko yan dyan, o kaya dito, ang ikot ng LC nito ay pakanan. Dapat paganyan. Ayan, paganyan dapat, ha? Pagka pakanan ng ikot, ibig sabihin, doon natin itatap itong isang linya ng fuse, yung thermal fuse niya. Okay. Try natin, ha? Dapat naka-on tayo. Yan, naka-high tayo. Kahit naka-low o kaya naka-medium, wala namang problema. Ngayon, susubukan natin isaksak. Ngayon, ikakabit ko, ha? Saan ang ikot? Pakanan. Ito yung pakaliwa. Yan, ha? Ibig sabihin, ito yung sa dilaw tayo magkukunik dahil ito yung pakanan. Okay? Okay, ito yung kakabit natin. Okay. Dito tayo magtatap. Ito. Dito natin kukunik yan. Ngayon, nalagyan natin dito. Pagkasamahin na natin yon. Yung galing fuse, tsaka yun sa capacitor. Sinang natin dito. Yan. Okay, nahinang na natin. Tapos, kakabit na natin din ito. Yan. Napakinabangan pa natin yung mga tube ng mga wire na sira. Ngayon, try natin kung pakanan na siya, na? Dapat pakanan siya. Ayan. Tama. Okay. Tapos, isasaulin na natin itong capacitor. Tapos iayos natin itong wire para hindi siya sumabit sa LC. Okay. Tapos balik natin itong LC.
natin. Yun, no?